Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayong araw po ay i-share ko sa inyo ang pagpupunla, paglilipat-tanim, pag-aalaga at pagpapabulaklak hanggang sa tuluyang pagpapabunga ng tanim na kamatis. Mula rin po sa kamatis, mula po sa ating kusina na ginagamit natin sa usawan, ang gagamitin nating binhi. Alin po kayo, samahan niyo ko. Magtatanim tayo at mag-aalaga ng kamatis. Ang kamatis po ay pwede siyang direct planting, pwede rin naman siyang ipunla sa mga gatong bote. Pero pinaka the best po ay ipupunla niyo po muna bago niyo siya i-transfer sa kanyang permanenteng pagtataniman. Pwede po kayong gumamit ng seedling tray o kaya sa ganito pong pet bottle gallon ay pwede po kayong magpunla. Sa ganito po kalaki, pwede po kayong maglagay dito ng hanggang 15 seeds, ano? Na ipupunla po ninyo. Kapag po tumubo lahat, itatransfer niya lang po ang iba sa iba pang ganito ring bote, ano? Sa pet bottle. Ang lagi ko pong tinuturo sa inyo ang pamamaraan sa pagtatanim ng mga pet bottle, ano? Lagi ko pong sinasabi, plastic bottle na itinapon sa kalsada, pinulot ko, nilagyan ko ng lupa, tinaniman ko. Ngayon ay umaani tayo all year round ng ating mga tanim na iba't ibang uri ng green leafy vegetables. So, ngayon po ay tuturo ko sa inyo ang proper way at step by step na pagpupunla. Sa ating pong pagpupunla at pagtatanim ng mga halaman ay dapat sa matabang lupa, no? Ito pong lupang ito ay buhagag na lupa na may halong chicken manure at carbonized rice hull o ipanang palay. Ang sikreto po kasi ng pagkakaroon ng matabang halaman ay mula po sa matabang lupa. Yan po yung pundasyon ng mga halaman, no? Matabang lupa, magkakaroon ng malusog na halaman. Ang ituturo ko po sa inyo ay ang pagpupunla mula po dito sa mismong bunga ng kamatis, ano? Kung meron po kayong kamatis sa bahay na inugnag na gito, ay pwede po kayong yung buto po niyan, pwede siyang itanim, ano? O kaya naman po kung gusto niyong bumili ng seeds nito ay sa supermarket, sa SM Supermarket o kaya po sa Ace Hardware. Pero ang ituturo ko po sa inyo ay mula po mismo dito sa kamatis na ito, ano? At tiyak po meron kayong kamatis sa bahay na inugna, ano? Lalo na po yung medyo overripe na. Ay pwede po siyang ipunla o itanim sa ating mga pet bottle tulad po ng ating mga nakatanim na nakikita po ninyo dito sa background ay marami pong bunga dahil po dito, ha? Dito ko lang po siya kinuha, no? Yung aking pinagpunlaan. Ito po yung bunga ng kamatis, sinog na kamatis na ating kukunan ng kanyang mga buto at ating ipupunla. So, pe-prepare po natin ang ating kamatis. Paggawa po ng pagpupunla dito, tulad po ng ginagawa nating pagtatanim, ano? Self-watering din po siya. Tanggalin niyo po yung level niya. Yan. Tapos ay tusukin niyo lang po dito sa bandang gitna niya. Tusukin niyo lang po muna. Pag natusok na po yan, ay hatiin na po yan sa gitna. Yan, walay na po yung ating bote. Right? Lagyan din po ninyong butas dito sa may takip at sa kabilang gilid po nitong
ibabaw na bahagi nito pong bote para magsilbi pong drainage. At pagdudugtungin po ngayon yan. At para po kapag nagdilig ka ng iyong alaman, yung sobra pong tubig sa pinandilig mo ay pupunta po dito sa kanyang water reserve. Okay, simulan na po natin ang pupunla. Lagyan po natin ng lupa. Yan po ay ilalagay natin yung ating mga seeds. Ano? Yung po mismong kamatis kanina. Ano? Takpan lang ngayon yan. Pagkalagay po rito, diligan lang po ngayon ng tubig, ano? Yung pong galing sa faucet natin, dapat po ipinasingaw magdamag, ano? Huwag po kayong gagamit ng chlorinated water. So, hindi po kagandaan sa mga halaman. So, dapat po ay pinasingaw ng magdamag. So, ngayon po ay diligan po natin ang ating bagong punla na kamatis. After ano lang po yan, ano, mga 1 week, ano, hanggang 10 days ay tubo na po yung ating mga ipinong lang yan. After 20 days po ng pagkakapunla ng iyong kamatis ay ganyan na po kalalaki. So pwede na pong i-transplant yan kung saan nyo po gustong ilipat na permanenteng pagtatariman. So ngayon po ay maglilipat tanim na tayo mula dito sa ating punla. Dapat ay matabang lupa rin po ang ating gagamitin sa paglilipatan ng ating tanim na kamatis. Sa ating pong paglilipat tanim ay gumamit po kayo ng ganitong tools at ingatan po na huwag masira yung kanyang ugat. Tungkabin nyo lang po yung punla at tiyakin po nakasama po yung ugat. So ganito lang po, no? Tiyakin po ninyo nakasama yung ugat. Dahan-dahan po. Yan. Yan. Kung makikita nyo po, ay ingat na ingat ako, no? Tinungkab ko po kasama po yung lupa. Wala pong nasira sa kanyang ugat, no? Dahil yung lupa ay kasama. Ito po yung ating ililipat tanim. Sabi ko nga po, be sure ay matabang lupa rin po ang gagamitin. Ang matabang lupa po ay pundasyon ng isang malusog na halaman. Ingat lang po kayo na huwag masira yung kanyang mga ugat. So yun, meron na tayong isang bagong lipat na kamatis. Kukuha pa po tayo ng isang punla. Kasama po yung lupa at wala pong nasira sa kanyang ugat. After po ng transplanting, ano, wibisik-wisikin nyo po, didiligan nyo po, ano. Ito isa naman ang ating didiligan. So, ito na po, ano, yung ating dalawang bagong lipat tanim na kamatis. Ilalagay lang po ngayon to sa isang lilim na lugar. Huwag nyo po na silang paarawan at tuwing umaga ay didilig-diligan nyo lang po. Ano? After 2 days po na nasa lilim sila ay pwede na silang paarawan. At after 15 days po from na transplanting, pwede na po kayong mag-spray at magdilig ng fermented plant juice o FPJ na akin na rin pong naituro dito sa ating show. At kapag malapit na po siyang mamunaklak, kapag mga 25 days na po, ano, pwede na po kayong mag-spray ng fermented fruit juice, foliar fertilizer po yun, ano. Nang sa ganon ay mamumulaklak siya at lahat ng ibinulaklak ay magsisilbing bunga. Titingnan nyo rin po kapag medyo manilaw-nilaw at medyo may nasisira sa kanilang bunga ay mag-spray po kayo ng Calpos o yung calcium phosphate na naituro ko na rin po sa inyo, ano? Maganda rin po yung banana peel fertilizer, no? Full of potassium po sa ating mga halaman. So yun po, ano? Ganun lang po ka simple at kadali ang pagpupunla, paglilipat tanim at pag-aalaga ng kamatis.
Hindi po problema ang kawalan mo ng binhi o seeds ng kamatis. Mula po sa kamatis na ating ginagamit sa ating kusina, ay hiwain lang po ito, ano? At saka po ninyo itanim, ipunla. Kapag po tumubo na lahat, i-transplant nyo po sa permanenteng yung pagtataniman tulad po ng mga pet bottle na ginagawa ng magsasakang reporter. Nawa po ay nakapag-share ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito sa inyong lahat na mga nanonood sa akin. Kung nakapag-share po ako, nakapag-ambag ako ng kaalaman at impormasyon, i-share nyo po. I-share ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, nang sa ganon ay marami po tayong maabot at matulungan na ating mga kababayan kaugnay po ng pagpapalaganap ng organikong pagsasaka dito sa ating bansa. Nagawa ko po ito, tiyak po ay magagawa rin po ninyo. Ngayon po ay shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating channel. Shoutout kay Prince Malik Alhayan, ano? Classmate po ito na kaibigan ng aking anak na bunso na si Kevin. So, regards Prince Malik Alhayan at sa kanyang mami, si Mami Shermahar Alayan. Shoutout din sa Elaine Lopez sa vlog, Nanay Feli Navarra, Amor Pajarda and family. Shoutout kay Tatay Leo Baduria. Shoutout din sa Giveaways for You. Sincerely, Kai. Ano? Ipinapag-iusap ko po na mag-subscribe po kayo sa vlog ng aking anak na si Kyla. Ano? Sincerely, Kai. Isa pong UP student na tinatalakay po niya yung pagluluto ng masarap at masustansyang pagkain. Nutritionist student po siya sa UP Los Baños. So natitiyak ko po na may share niya po sa inyo. May makukuha po kayong kaalaman kaugnay ng pagluluto ng iba't ibang uri ng masasarap at masustansyang pagkain. Huwag niyo pong kalimutan, Sincerely Kai ng aking anak na si Kyla. Ulitin ko po, Sincerely Kai. Shoutout din sa Home Organic Garden Ideas, Rigodor Nick Dao at Ligaya Nick Dao, John Nathan, Guadel Family, watching from Nobeleta, Cavite, Marlon Bernales, Evelyn Malyari, Emelita Carlos, watching from Batangas City, Ani Mina, watching from Urani, Bataan, Eva Kitlong, Edith Kitlong, watching from Canada, Charlene May Cruz, at Rochelle Tumangkis, Melissa Debelen ng Colisione San Lazaro. At panguli, shoutout kay Bernard Espiritu Carpio na YouTube channel. Sa mga nagnanais naman po na mapalalim at mapalawak pa ang kaalaman kaugnay ng organikong pagsasaka, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show, radio program tuwing araw ng Linggo. Ito po ay ang Masaganang Buhay. Umiere po ito sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM. So Masaganang Buhay po, ano? Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. May replay po ito pagdating ng hapon, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon ang Masaganang Buhay. At meron din po akong column, ano, sa Filipino Star ngayon, ang nangungunang pahayagang Tagalog sa ating bansa. Ito po yung magsasakang reporter. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula po sa pagtatanim ng iba't ibang alaman sa pamagitan ng organikong pamamaraan. At siyempre po, dito sa ating channel, ano, yung hindi pa po nakasubscribe, ano, mag-subscribe na po kayo, ano, like, share, click the bell button, nang sa ganon ay ma-inform po kayo kapag may mga bago akong video upload at ma-share ko po sa inyo ang pairam na talento ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Stay safe, happy farming. God bless.